5,200. 6,000. Hello mga Brad, I'm Alan Delibro and welcome back to my YouTube channel. And siguro nakikita nyo to. Kung natatandaan nyo, nag-content tayo nito no, na last month. Ngayon natutuwa ako kasi maraming gumawa na mas maganda. Ngayon gagawin natin, tayo naman ang gagaya sa kanila. Dumating na in order ko na bali ang halaga niya 45 pesos plus shipping 55. Kaya umabot din siya na mas 100. Bali pang Aerox pala to. Kaya tama yung ano natin no. Kumbaga dalawang tornilyuhan to, meron na siya. Kaya ito yung papalit natin ngayon diyan. Ganun mga Brad, ngayon ako naman ang manggagaya sa inyo. Kasi last ito lang ang ginawa ko. Kumbaga wala pa tayong idea na ano yung magandang ilalagay natin dito. Ngayon lumipas mga ilang linggo, nagkaroon ng mga post sa Facebook na naglagay nga sila ng ganito, naka-order sila ng ganito. Sa totoo siya, ngayon ko lang nalaman din na may ang nasa isip ko, kumuha sa mga surplus sa motor shop na mga sirang tapaludo at dun pumutol. ganun nasa bala ko noon. Yun, kagandaan nga, nagkaroon tayo ng idea sa mga subscriber natin no? Shoutout nga pala sa atin na mga subscriber, lalo kay Jeff. Si Jeff ang nagbigay information sa akin nito. Jeff, taga ano siya, Muntinlupa. Ngayon, kakabit ko na mga Brad, baguhan naman para magkaroon sila ng idea kung paano ikabit to. Dahil kadalasan lang nakikita ko talaga nakapost sa Facebook na nakakabit na. Ngayon ipapakita natin kung paano natin ikabit. Magiging ano pala, dalawa topic natin no? May mga additional tayong information, karagdagan na kaalaman, parte pa rin dito sa ating Grabis. Kaya tapos niyo itong video to para masubaybayan nyo at malaman nyo kung ano yung nais ko iparating sa inyo. Unang topic natin ito nga, ang pangalawa yung sa agent monitoring. Natatandaan nyo, bumili ko ng OBD2 interface. Ngayon papakita natin doon kung paano basahin yung RPM niya, yung bolts niya, kung nasa tamang kung nasa condition pa ba yung makina mo, yung ganun ba. Papakita natin mamaya yun. Kaya tapos nyo itong video nito. At kung di pa kayo subscribe, yun, pakipindot nyo na lang ang ating red button at pakikalimbang na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga ginagawa nating video. Ngayon, upisan na natin. Bali ngayon mga Brad, ang gagamitin natin na 14. Baga, kabilaan siya. Kabilaan siyang 14. Number 14 siya. Kabilaan number 14. Diba, pangontra mo, number 14. Pangluwag mo, number 14. Ngayon, lalagyan muna natin ng sa ilalim para gal natin itong gulong. So, ayan, nakakalangan na natin. Kung nakikita niya, may kalan na siya. Tapos, naluwag ang konti yung number 14 na bolt and nut niya. Galing lang natin to. Bali, marami nang gumawa nito mga Brad, ha? Hindi ako ang una, ha? Hindi katulad ng mga nakalipas nating video masasabi kong ako ang unang nakatuklas kung ano yung dapat ingatan. Bali mga Brad, hindi naman tayo rito nagpapagalingan. Kumbaga ano tayo rito, palitan ng idea para sa atin. Baga tayo rin naman makikinabang nun eh. Hindi tayo nagkokontrahan, hindi tayo nagmamagalingan, ganun ba? So ayun, natanggal na natin. Bali, hindi ko na inalis yung caliper. Bali, kakalangan ko na lang siya para wag magsara.
Yan, kumuha tayo ng karton para pangkalang sa kanya. Para pag binalik natin yung gulong, madali natin maibalik. Ngayon mga bro, dito tatanggalin na natin to. Itong dinikit natin. Ayan. Bali, ito yung re-rugby ko kung natatandaan nyo. Ayan. Tatanggal na natin siya. Tapos susukat lang natin to, hindi babangga sa ano niya. Kung nakikita nyo medyo sakto na siya, hindi na babangga-bangga. Ayan. Pwede na natin siya butasan. Ang ganda kung merong yung pentail. Ngayon may kasama na siyang turn bolt, bolt and lock. Tapos bumili lang ako ng drill bit, ipambubutas natin sa kanya. Butasan lang natin yung marka natin dito. Butasan na natin isa. Kung di tayo sigurado sa isang butas, ikabit na natin yung isang butasan na natin to. Ngayon mga brad, kumuha ako rubber para hindi lumuwag ba. Sabay ipitin natin ng gusto yung rubber niya. Tignan lang natin kung pantay siya. Bali ko napansin nyo, isa muna kinabit ko. And, tapos tsaka natin bubutasan isa. At sigurado na tayong pantay. Tsaka natin butasan. Makikita nyo meron siya rubber. Meron lagi ang rubber sa ilalim. Para hindi siya kumawala. Talagang kakapit siya ng gusto. Kailangan lang medyo matibay ang pagkakapit na talaga nito. Kasi pag ito ang kumawala, pwedeng mapigil yung pagtiit niya sa manibela. Okay na ako dun sa rubber sa interior na nakalagay dito eh. Kaso napapangitan si Mrs. eh. Kaya pagitan natin lagyan. So ayan na mga brad, no? Nakabit na natin. Ngayon additional lang pa natin dito. Para sigurado siya. Lalagyan pa natin dito. Ito, kahit wala na rubber to. Kasi kapos na yung rubber natin, wala na. Mas mabuti na yung sigurado kasi pag ito talaga kumawala, hindi natin alam saan tayo pupulutin. So ayun mga brad, bali nakabit na natin apat na screw. Yung apat na screw niyang nakalagay dun sa binili natin na extension na fender, lilagay natin. Ayan. Kasi ito lang yung pag-iipan niya. Ayan. Wala naman siya sabit. Pagdating dito, talaga malapit siya. Pero pag nasa gitna siya, ayun, pasok yung daliri ko. Pasok yung daliri ko rito. Sa layo niya. Daga. Ayan, maluwag pa naman. Wala naman siya sayag. Tsaka matibay talaga siya. Ayan. Ayan, sayad niya. Eh,
Yan, mga brad, okay na. Ngayon, ibabalik na natin yung gulong. Ngayon, kung napansin nyo, lagyan natin ng ano, no? Dun sa mga bago natin, no? Ito, pagka inalis nyo, pag hindi kasi kayo nagkalang nito, mahirapan kayo magkabit ng gulong, eh. Mahirap magsentro nito. Kaya iba, tinatanggal muna tong caliper bago ikabit yung gulong. Yung gulong. Tapos, dun na tayo sa second topic natin na OBD interface. Para makita natin kung kondisyon yung battery, kondisyon yung RPM niya, kung tama yung binibigay niya RPM. Ayan. So, yun na. Nakakabit na natin. Gulo ko. Ayan o. Wala naman siyang bangga. Nakikita nyo. Ayan. Malayo pa siya. Medyo madilim na. Importante rito, no? Yung tibay niya. Ayan. Hindi siya alog-alog. Hindi siya masiguradong matatanggal ba. Kaya nga nang sinabi ko eh, hirap pagka ito ang dumihis. Pwedeng kumalang dito at maapektuhan yung handling ng manibela nyo. Kaya ako lilagyan ko siya ng rubber para at least hindi siya mag... siguradong hindi siya luluwag. Iba nga, ilalagyan pa ng ano yan eh. May tawag dun eh. Parang ano yan eh. Para siyang mighty band. Na pagkalilagay mo yung nut at hinigpitan mo. Napapataka mo siya, tapos higpitan mo na siya. Hindi siya kakalas dun sa thread. May tawag dun. Nakalimutan ko na yung tawag. Pero ako minsan ginagamit ko mighty band. Pag wala ako nun. Sa mga ano nabibilan yun eh. Auto supply. Comment lang kayo kung alam niyo yung tawag doon. Nakalimutan ko na yung tawag doon eh. Mga mekaniko natin alam yun. Talagang kakapit siya sa thread. Basta ang tawag sa niya may thread eh. Yung iba nilalagyan noon. Bago higpitan, pinapatakan nila yung pinaka-thread tapos sabay higpit. Kaya siguradong walang hindi kakalas. So ayun, okay na tayo mga brad. Ngayon, next topic na tayo. Doon tayo sa OBD2 interface. So mga brad, dito na tayo sa second topic natin. Itong pag-connecta ng OBD. Bali, request din to. Siguro hindi masyado nilang nakita yung nakaraan upload natin. Unang reset natin ito. Bali kung nakikita nyo, meron tayo rito. Ito yung OBD. OBD2 interface. Bali, ang pagabili ko nito, 800. Sa 800 siya lahat. Tapos meron siya sakit. Ito yung alisin nyo. Ito yung takip. Meron kasi nag-comment na hindi niya daw, mali daw yung nabili niyang OBD socket na 3-pin. Eh pagka 3-pin, bagay standard to 3-pin, basta to OBD. Ganyan to ang itsura. So ayan, nandiyan ako sa Wi-Fi. Bali lalabas yan, Wi-Fi OBD2. Pag lumabas yung Wi-Fi OBD2, click nyo lang yan. Pagka-click nyo, connect. Ayan, pag try nyo lang mag-connect siya. Ayan, connected na siya. Ngayon, punta naman kayo dun sa apps na in-install nyo. Yung car scanner. Ayan, click nyo lang yung car scanner. Ayan na. Connect. Ngayon, naka-disconnected siya. I-connect natin. So ayan, connected na siya, yung dalawang yan, connected.
pagka may trouble yung agent nyo, yung meron kayong trouble agent light, ito yung pipindutin nyo, diagnosis sa trouble code. Kung wala naman, titignan nyo lang yung volts ng battery, yung RPM, ito, dashboard. Ayan. Ang voltahe natin na nasa 14.4 volts. Ang revolution natin, ang read sa OBD ng voltahe natin, 14.4. Tapos ang agent RPM natin, ayan, naglalaro. Ang minor niya, 1,000 na, 1,500. Something, yan, nagtumataas. Try natin revolution. Ayan, nag-4,000 siya. Pumipitik siya ng 5,000. Ayan, nag-5,000. Ang maximum naman niya ay 8,000 RPM. Kaya kung naglalaro lang siya sa 5,500 o 6,000, kondisyon ng makina natin. Okay. 5,000. 5,200. 6,000. Seven thousand RPM. Ayan, sinagad niya. So, nakikita niyo yung araw na yan. Pumalo siya ng 7,000 RPM. Yung voltahe niya, hindi normal lang. 14.4 volts. Sa pamamagitan nito, yun, nasisigurado natin na yung condition yung ano natin, makina. Kasi pag nag-revolution ka, yung tumataas yung RPM niya, pumapalo ng sagad. Kung nakikita niya, sumagad siya. So ayun mga brad, no? Sana may nakuha kayo idea sa mga bumili ng OBD interface, OBD2 interface. Ayun, try nyo. Lalo na doon sa may mga month na yung unit nyo. Siguro yung mga 8 months. Try nyo ibasa rito sa OBD na gadget. Itong sa volts nga pala, pag bumaba yan ng 12.5 na gano'n, medyo bumabaksak na yung voltahe nyo. Hindi maganda yung bigay ng kuryente dun sa ECU nyo pagka gano'n. Kaya yung RPM na dapat niyang kunin, hindi niya maabot kasi nga bababa yung voltahe. So ayan lang mga brad, sana may nakuha kayo idea. Ay malang delibro, mga balos.